Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So we all know na Milwaukee Bucks ang inaasahan ng lahat na makakahawak ng top spot sa East matapos na makuha nila si Damian Lillard sa isang trade. At sasamahan na nga nito si Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Malik Beasley, Pat Connaughton, Brook Lopez, Bobby Portis, Robin Lopez, Jay Crowder at iba pa. Ngunit hindi din natin pwedeng maliitin ang Boston Celtics sa patuloy lang na nag-i-improve. Ang young stars sila na sila Jason Tatum at Jaylen Brown ay napakabata pa nga at hindi pa pumapasok sa kanilang prime. Bagamat naalis nga sa kanilang lineup si Marcus Smart, dumating naman si Kristaps Porzingis sa isang 7'3" at tiyak na kakailanganin nga nila yan kontra kay Giannis, Lopez at Portis. Andyan pa din si Malcolm Brogdon, Derek White Jr., Al Horford, Peyton Pritchard, Robert Williams III at O'Shea Brissett. Ganun pa man, napakalayo na nga ng agwat nila sa ibang teams kung talent ang pag-uusapan sa East. Ang possibly third best team na nga sa East ang Philadelphia 76ers na hanggang ngayon ay may problema pa din tungkol kay James Harden. Dahil nga sa two-team race na lang ngayon ng Eastern Conference, hindi na nakakagulat kung sobrang ma-pressure na si Joel Embiid na lumipat sa mas malakas sa team, lalo na't nagkampiyon pa lang nga si Nikola Jokic na madalas ikumpara sa kanya at mukhang walang patutunguhan ngayon ng Sixers. Ang main kaduwaw niya nga ay si James Harden na ayaw pa din maglaro para sa Sixers. Si Tobias Harris ay padikla ng performance, si PJ Tucker ay tumatanda na, si Tyrese Maxey ay masyado pang bata at wala pa sa kanyang prime, si Embiid lang nga nasa prime ngayon mga kaibigan sa Sixers. So hindi mo nga maintindihan kung nasa win now mode na sila o rebuild mode. At very frustrating nga ito para sa isang superstar na tulad ni Joel Embiid na 30 years old na ngayon. Lalo na't nagkampiyon pa lang nga si Giannis, Jokic at AD na mga kamatchup niya bilang best big man sa NBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors at kay Jrue Holiday. So si Holiday nga matapos sasabihin niya sa isang recent interview na ayaw na niyang umalis sa Milwaukee Bucks o lumipat pa ng team at dito na nga daw niya gustong tapusin ang kanyang career. Well, in less than 30 hours ay nalipat na nga siya sa Portland Trailblazers bilang parte ng Damian Lillard trade. Ganun pa man, ang Blazers ay nasa rebuild mode ngayon kasama si Scoot Henderson, Shadon Sharp, Anfernee Simons, DeAndre Ayton at ang mga draft picks na nakuha nila mula sa Milwaukee Bucks. Kaya naman hindi pa tiyak kung dito na ba talaga si Jrue Holiday. Inaasahan na malilipat pa nga siya ng team at nagpapakita nga dito ng interes ang Golden State Warriors at sila nga ang naunguna sa usapan na ito. Meron nga silang assets at mga draft picks na posibleng makuha pa nila pag retired na si Steph. So tradable nga ito. At pwede nga nilang i-trade ulit si Chris Paul, lalo na't very obvious naman na mas mabagay nga si Holiday sa sistema ng Warriors at very good perimeter defender pa ito. So wag nga tayo magugulat kung sa the next few days ay muling malipat ng team si Jrue Holiday. Hindi lang Warriors sa mga team na nagpapakita ng interest, dyan din mga kaibigan ng Miami Heat, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls, and even Toronto Raptors. Saan nyo ba gustong malipat si Jrue Holiday?